Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Namusta na po kayo dyan? Teka, ayusin ko lang to. Again, ako po si Richard Solomon of my YouTube channel, Chain by Narratives, The Stroke Survivor, Laban Lang, lalo na ngayong pandemic. Well, first and foremost, shout out lang po dyan sa mga kaibigan ko sa Tuguegarao. These are all dedicated to all of you, no? Sa aking mga friends, long-time friends, and even friend of my mother, Ate Connie Santos Carag. Hi po. At sa aking mga kabatch, Gerard Pilutin, no? Also dyan, mga ka-BBM, si Lamau, or sa Facebook, he calls himself Damachan. And also, mga very close friends and classmates ko and kabatch ko, shout out to Janetta Mayaw, to Mary Ann Castaneda. Ito yung mga beauties ng St. Louis High School nung batch 83. Mga bata pa yan. Parang mga Daisy pa lang yan, mga Daisy. Likewise, to my classmates, Adrian Tamayao, Aristotle Tamayao, yan, mga best friends ko. And to everyone there, no, ang dami nyo rin, so many, too many to mention. Okay? Again, to all the BBM solid supporters, Marcos Loyalists, and to, of course, Sara Inday supporters, mga DDS dyan, no? Meron na silang tinatawag ngayon na DDS Dilawan. I don't know. I'd like to address all of you as one, the DDS, which I also belong to, no? In my so many previous vlogs, no, that I've made, of course, I was very proud in saying that I'm also a DDS and a supporter of our very good President, Honorable President Rodrigo Roa Duterte. Okay? And so, for 5 years, more than 5 years, we have voted and supported President Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo po, hindi niyo po natatanong, ang pinakamagandang katangian na napamahal, kung bakit po ako napamahal kay President Rodrigo Roa Duterte, is the fact, hindi lang po yung build na yan. Yan mga, para sa akin, yan ay mga karaniwan, although extraordinary po yung ginawa ng ating presidente. But more than anything else, yung pagmamahal niya po sa ating mga magigiting na OFW, no? Sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan man sila ron, yung pagbibigay niya ng importansya ng special na treatment as the real modern day heroes of our country sa lahat ng mga OFWs. Yun po ang pinakadahilan kung bakit ko po minahal ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. But in saying so, just the same, more, even before I became a DDS or an avid supporter of President Rodrigo Roa Duterte, more decades earlier even, I am already a Marcos loyalist. Ever since, bata pa ako, ginagaya ko si Marcos, pati buhok niya, ginagaya ko pati tindig niya, pati paglalakad niya. Ang hindi ko lang nagaya yung talino niya kasi talagang that's unmatched, no? Talaga kakaiba po yung the brilliance and genius of our late President Apulakay Ferdinand E. Marcos. My hats off forever for him, no? I really respect our former President Ferdinand E. Marcos. And so is with his son now, Bongbong Marcos. Hindi niya rin po na itatanong, I was a scholar of President Ferdinand E. Marcos or Apulakay Marcos during my college days, no?
na hindi po ako nakatapos sana ng pag-aaral, kung hindi po ako naging full scholar, wala pong binabayaran kahit 5 cents. 5 piso lang, miscellaneous fees. Pag doon nagbabayad ako, nagre-enroll ako sa registrar, I am only paying 5 pesos miscellaneous fees every semester. So I paid, or my parents, my mother, my parents paid a total of 10 pesos per semester. That's times 4 years, 40 pesos. So yun lang po yung binayaran ko. To be honest, may binayaran pa rin pala ako. 40 pesos total of miscellaneous fees for 4 years. Yun lang po yung binayaran. I was a full scholar. I was an athletic scholar for 2 years. And then I was a journalism scholar for the last of my 2 years in college. Still, I was a recipient of the scholarship offered by the late President Ferdinand E. Marcos, athletic and journalism. Anyway, matagal po akong hindi nakagawa ng vlog for the reason that I was recently also designated and appointed and inducted as a KPL social media advisor, no, for BBM. So, kung ang mga lawyers niya ang first legal of defense sa mga petitions, no, yung mga kaso-kaso na binabato lahat at kay PBM, kung yung mga legal lawyers niya, ako naman po yung first, second, or third line of defense sa social media o yung tinatawag nating ground. Why? The truth is, yung mga binabato kay Bongbong Marcos, hindi naman po yung binabato actually directly for Bongbong Marcos. We as the ordinary citizens of our land. So may mga na, tayo po ay may mga kanya-kanyang Facebook at nagbabasa po tayo ng mga kung ano man saan man sa social media nababasa natin ng mga balita tungkol sa ating politika ngayon. Kasama na rin po yung mga binabatong mga accusations, petitions, mga paninira sa ating mahal na presidential aspirant na si Bongbong Marcos, no? So, actually po, ang talagang inaatake po nila doon ay not exactly BBM. Kasi, they know they cannot do anything with BBM, but they can do something against us. What do I mean? Kapag kayo po ay mahina po ang paninindigan nyo sa ating mahal na Bongbong Marcos or BBM, pwede po kayo madaling maniwala sa mga balibalita, no, sa nababasa nyo sa Facebook. Tapos kahit maka-BBM kayo o maka-Sara Inday Duterte kayo, pero bigla merong binatong sa Facebook at nabasa nyo, uy, hindi pala nagbabayad ng tax si Bongbong Marcos, ba't ganun? Yaman-yaman, hindi nagbabayad tax. Ay, ayoko na siya boto. Ganun ba kadali ang pananiniwala nyo? Tax evasion, non-filing of income tax, pati Oxford issue about his degree, having a degree or not having a degree, no? Ano yung totoo? So, ako na po, yung trabaho ko as a social media advisor, ako po yung taga-salo, taga-refute, taga bigay ng tamang kasagutan as far as I am concerned, as far as my experience and learning of these things heard against him are concerned, ako po yung sumasagot sa social media kung paano po sa, at para po mapakita po sa inyo, mapa-realize po sa inyo na ito po ay mga pawang paninira at 5 fabricated stories or yung mga recycled na actually ay mga kasong na isang pa sa kanya pero napaglaban niya nung siya'y dumating na-appeal and at the same time it was already dissolved. So wala pong katotohanan dyan, kaya nga madali pong mabuwag yung petition na yan, lalo na meron na po si Attorney Estelito Mendoza, no? So wag po kayong basta-basta naniniwala sa lahat mga nababasa nyo, kailangan suriin nyo mabuti, maghanap po kayo ng sa mga reliable sources, wag po Rappler, wag po yung Kilaban at Bay, no, na mga makikita nyo reliable sources.
well, as much as possible, wag rin sa mga mainstream media, GMA, ABS-CBN, kasi nga po, sila ay biased, no? Na sila ay pro-pinklawan. Well, that's a public knowledge already. So, okay. Ako po talaga ngayon ay merong main vlog, no, for today, which is, I would like to address this. It's like an open letter, supposedly. Susulat, hindi ko pa naisulat. But it's an open suggestion, an open appeal to the Honorable Senator Bong Go. Okay? I actually am, as I've said, I am still a Duterte supporter. But more than anything else, way back when I was bata pa, nasabi ko, ako po ay Marcos loyalist na ever since. So I'm 54 years old now. So I've naranasan ko yung mabuhay at lumaki sa panahon ng martial law. And as I've said this in my previous vlog, napaganda po ng martial law. That's why bilib na bilib po kay Pangulong Presidente na maapula kay Marcos po noon. At ako ay napag-aral, napagpatapos po ako dahil sa scholarship niya. And that's why voluntarily, freely, without any financial remuneration or offers sa akin, hindi ko man kilala si Bongbong Marcos or BBM, I am now paying forward my services to BBM voluntarily, freely. Kahit hindi niya po ako makilala ng personal. Dahil bilang, ako po ay, I'm a grateful person. I'm paying my gratitude now to his son, Bongbong Marcos. Now, as I've said, this vlog is like an appeal, an open appeal to Senator Bongo, no? Senator Bongo, I've heard several times and watched you, just like anybody, any Filipinos, every Filipinos watch you, in several press briefings or statements that you made, na mahal niyo po ang mga pamilya ng Duterte. Nag-uumpisa na po yan kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga anak. And also to Mayor Inday Sara Duterte. And you know what, Senator Bongo? I believe you. I believe you na mahal niyo po. At nasabi niyo rin minsan, nasasamahan niyo ang ating mahal na Pangulong Duterte hanggang sa huling araw ng kanyang pagsisilbi-termino sa pagiging presidente o sa politika, at maaring hanggang sa huling sandali, no? Naniniwala po ako doon. Pero dahil po sa pagtakbo niyo po bilang presidente sa darating na eleksyon, either kayo po voluntary signify ng panyong pagtakbo or si Presidente Duterte nagsabi sa inyo, nagkakaroon po ng hidwaan ang mag-ama. Nagkakaroon po sila ng maaaring pagtatalo or tampuhan. Yun na lang ang sasabihin ko, no? Maaaring nagkakaroon po sila ng malalim na tampuhan ngayon dahil nga sa inyong pagtakbo. Ang akin pong appeal ay kung totoo po na sinasabi nyo o nasabi nyo ang mahal nyo po ang buong pamilya nila ng Duterte, hinihiling po ko po at ng karamihan na kayo po sana ay magkumagkusang bumitiw sa pagtakbo bilang presidente. Dahil kung ang talagang mas nananaig sa inyo ay pagmamahal at sincero ang sinasabi niyong mahal niyo ang ating Pangulong Duterte sa po ng kanilang pamilya, ay mas mananaig po yun kaysa sa kagustuhan niyo ng kapangyarihan na maupo bilang presidente ng bansa. Bakit ko po sinasabi ito, Honorable Senator Bongo? Kayo po ang nagsabi noon na mahal niyo po. At pag mahal niyo ang tao, siyempre,
iwasan niyo yung mga bagay na maaaring makakasira sa pagmamahal na yon at sa respeto na yon. Lalo na kung sakaling ito ay magkukos, yung pagtakbo niyo, pagiging presidente, ay magkukos ng hidwaan sa pamilya o pagkakabuklod-buklod at pagkakahiwalay, no? Hindi naman natin pinapanlangin, pero pwede. Kasi po, Mayor Sara Inday Duterte, Carpio, is also a very strong-willed person and woman, no? Gaya po ng pagkakalam natin sa kanya. At naninindigan po siya. It's also public knowledge na nanindigan po si Mayor Inday Sara Duterte to run not with you, but to run with presidential aspirant Bongbong Marcos or BBM. And with that, I believe you also respected that. But if you really respect and love the Dutertes, also Mayor Inday Sara Duterte, kahit hindi po kayo magkatapat ng posisyon, you would step down and not pursue your aspiration to become the president also of the country. Because sabi nyo, mahal nyo eh, di ba? Kasi kung talagang mahal nyo yung pamilya, ayaw nyo mag-cause sila ng kaguluhan at magkaroon pa ng permanenteng hidwaan sila sa buhay nila. Ako kasi ganun eh, kung sakaling ako yung nasa lugar nyo, mas maganda maging presidente, maraming perks dyan, maaring prestige and legacy that you could have for yourself. But kayo na po nagsabi, mahal nyo ang presidente, sampu na kanyang pamilya. So I believe, if you are really sincere with your words, hindi po kayo gagawa ng mga bagay na ikakasama po nila at maaaring ikatapos ng kanilang mga pagsasama at relasyon, no, bilang pamilya. Ayun lang pong sa akin, Honorable Senator Bongo. And I believe, firmly believe, na kapag ginawa niyo po yun, that you would step down being to run for the presidency position. I firmly believe that Mayor Inday Sara Duterte Carpio would respect you more. Rerespetuhin po kayo dahil pinatunayan nyo na mahal nyo nga po talaga ang Duterte family, starting with the President Rodrigo Roa Duterte down to all his children, and now more so to Mayor Inday Sara Duterte Carpio. With that, dito po nagtatapos ang aking open appeal to you, Honorable Senator Bongo, at nagpapasalamat rin po ako sa serbisyo nyo. Sa totoo lang, kayo po ni Pangulong Duterte, and I've also mentioned this sa previous vlog ko, kung gaano po pinapasalamatan si President Rodrigo Roa Duterte sa serbisyo niya sa ating Pilipinas. Hindi pa man natatapos ang kanyang serbisyo at ang kanyang ika-anim na taon. At ganun din po sa inyo, even for the first time, Senator Bongo, ako po ay nagpapasalamat. Sampu ng lahat ng mga Pilipino, mga DDS na talaga naniniwala at sumuporta po rin sa inyo dahil po sa lahat ng mga tulong nyo, Malasakit Center at marami pa iba na tinulong nyo, maaaring hindi pa alam, hindi nalalagay sa media at nakita ng ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat. Kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng servisyo nyo. I believe even without you being the president, you would still help the president and Mayor Inday Sara Duterte on whatever programs or projects that she intend to give our Filipinos, to give to our Filipinos here and abroad and in the whole country. Maraming salamat po, Senator Bongo. Sana po ay naintindihan niyo po ang aking apila in behalf of the so many Filipinos that support you, DDS. I'm not representing DDS, I know, but this is an appeal as an ordinary Filipino citizen who loves the country and the Filipinos just like you,
and the President loves our country and the Filipinos. Maraming salamat po, Senator Bongo. With that, I give you my eternal respect po. Hanggang dito na po, and sa lahat ng mga bago po nakapanood ng vlog ko, please do subscribe, like, and share if you may. No? Sana po makarating po ito sa ating mahal na senador na Bongo. Maraming salamat. And as I always say, this is Richard Solomon or Cha of my Cha in Narratives saying peace, God bless, and love one another, more so your families. Bye for now. Thank you.